Now, gagawa tayo ng follow-up tulad ng aking pangako rito tungkol sa kaso ng Talavera sa Cagayan City. Nasa linya natin telepono ang coordinator ng ACCIS sa Cagayan, si KD. Kay, magandang hapon sa iyo. Good afternoon po, sir. Kay, ano yes, yung po latest sa Talavera case? Bali, sir, ang update po sa ibang complainants ni Talavera, bali nung Friday po, October 25, nagpunta po sa tanggapan ng ACCIS Satellite Office ang legal officer po ni Gaudiosa Talavera na si Mr. J. Kalilaw. Okay. Upang personal po nakunin ng list ng complainant para po ma-check sa records nila. Unfortunately po, sir, upon checking po sa record and database po nila, hindi na po pasok sa prescription period ng labor code, which is 3 years. Yung mga natira pa po nating complainant tayo doon. Ah, okay. So, ibig sabihin yung mga ibang complainant na hindi pa nababayaran ay 3 years ago pa yung kanilang mga inaing. Opo, more than po. Kaya hindi na po more tayo than kaso. Opo, Ivory. Aray ko. Yan yung sinasabi natin eh. Yan yung palagi masakit sa dibdib ko kapag may complainant sa baba, sa akin sa tanghali, sasabihin, 10 years na ako, sir. 15 years na ako, sir. At sinasabi ko, 3 years lang ang masisingil natin. Yes. Sayang yung maraming taon na ginugol mo na hindi mapabayaran. Kaya nga itong batas na ito dapat mapalitan eh. Promise. Ilalakad ko talaga sa ACCIS na palitan yung batas na yan. Lusot si Talavera. Hindi man niya kagustuhan, pero matutuwa siya dahil hindi mababayaran yung mga nagreklamo na kung saan 3 years ago pa yung kanilang mga hinaing. Unfair din po sa kanila yun, sir. Hindi maganda yung batas na yan. Siguro yung may panukalang, sorry ha, doon sa may panukalan ng batas na yan na mambabatas, siguro may negosyo yan. Marami siguro siyang negosyo. Mm-hmm. Kaya nagpanukala siya ng ganong klaseng batas. Anyway, ilan ba yung mga nabayaran at ilan ang hindi na mababayaran? Bali, ang total po ng complainants natin, Idol, is 124. Ay, yung 13 po na original po na complainants natin. 13? Opo. Sila John Ray po. Bayad na po sila. Paid in full? Opo. Okay, walang discount? Hindi po, Idol. Okay, full paid in full. Okay, 13 yes sila. Right. Yes po. So, yung natitira? Yun po, yung mga talagang chinek naman po, actually, inauthorized po yung isa pong kasamahan natin para po maging black and white po sa Talavera. Inauthorized po sila na makita po talaga yung database at saka yung old records po nila. Nakita po natin doon na iba po, 1999, 2000, 2003. Ang pinaka-latest po is 2013, Idol. Wala tayong magawa, batas yun eh. Anyway, sandali lamang, kausapin natin si Mr. J. Kalilaw, Secretary ni Mr. Don Guding. Mr. J., sir, magandang hapon po, Sir J. Good afternoon po, Sir Ati. Alright, sir, sabi nga po ni KD, yung coordinator po sa ACCIS, meron nga talaga tayong batas na 3 years lang po ang pwedeng balikan at bayaran na atraso ng isang kumpanya sa mga manggagawa kung ano may hinaing nila. In this case, yung iba ho pala, bukod dun sa 30 na fully paid na, yung iba ay more than 3 years na yung kanilang mga hinaing. Opo, i-clarify ko lang po, Sir Rafi, ano? Yes, sir. Hindi lang po yung 13 na complainants po ang binayaran. Ilan po? Lahat ng mga current po employees po ng Talavera ay binayaran na ng Talavera po. Current po? Yung mga nag-claim po kasi ngayon ay yung mga resigned employees na po. So, ilan po yung mga nabayaran kung kasama po yung mga current? Mga mahigit 200 na po na empleyado po yun. Kung hindi po nagkakamali, wala po pa sa akin yung records po. Pero during the payment po, na-witness ko po yung payment. 200 po na bayaran na. Oh yes, yes po, yes po. Bukod po doon sa 13. Bukod po doon kay Mr. John Ray Gomez. Bukod po sa team po ni John Ray. Okay. So more than 200 yung mga current existing. Ibig sabihin, nagtatrabaho pa po sa inyo na ituwid yes na po yung po mga sweldo nila, tamang pasweldo at mga benepisyo. Yes po, sir. Yes po. Okay. Okay. So, may guarantee nyo po na hindi babalik sa amin, sabihin, nagsisinungaling yan. Walang ganun mangyayari, sir. Wala pong ganun po. Wala pong ganun na mangyayari po. Okay. Well then, kung ganon sir, kung talagang yung current bayad na at yung iba, sorry na lang, eh batas is batas. Pag more than 3 years hindi mabayaran, yun nga nakakasama ng loob, pero wala tayong magawa, batas yun. Sige po, tulad ng sinasabi ko, Mr. J. Kalilaw, ako po itaos puso, nagpapasalamat po sa inyo at sa Talavera Group of Companies. Oh, pero wait a minute. Sir, yes sir. Malala ko. Paano yung nambugbog kay Mr. John Ray Gomez? Ganun-ganun na lang yun? Ay, hindi po sir. Actually po, sa November 12 po yung hearing. Nagkaroon na po ng arraignment and pre-trial, last hearing day po. And may schedule po na ipipresent po ata si John Ray by November 12 na po. At pakisabi po doon sa mga Talavera, yung tatlong magpipinsan,
tantana na po yung pag-iikot-ikot, pagbabanta-banta kay Sir John Ray. Yes, sir. Opo. Makarating po sa kanila, sir. Okay. So, tuloy-tuloy po yung hearing sa kaso tungkol dyan. Tuloy-tuloy po. Hindi pa po tapos yung hearing, sir. Okay. Sige, kung ganun. Okay? Yes po, sir. Tama, na pakinggan mo yung pinag-usapan namin ni Mr. Yes, Kalilaw. Sir. So, okay na kayo dyan sa AXIS, lahat ng complainant. Yes, ayos po, na pala. Sir. At yes, yung 200, pakimonitor din kung totoo, yung 200 na nabayaran. Sige po, sir. Sabi ni Mr. Opo. Kalilaw. Okay, salamat, Kay. Salamat. Thank you po. Thank you po. Okay, Mr. Kalilaw, tulad ng aking pinapangako rito, ako po itaus-puso nagpapasalamat po sa inyo, Mr. Kalilaw, at saka kay Don Gooding. Palakpakan natin, Direk. Palakpakan natin Maraming salamat din po, Ivan. Salamat po, Mr. Kalilaw, sir. Thank you din po. Thank you. Mabuhay po kayo. God bless po, sir. Salamat po. Likewise okay. po. God bless po. God bless din kay Mr. Don Gooding. Okay. Kay Gudencio Talavera. Mabuhay. Ganun naman po kami dito. Ganun po kasimple. Mababo pong kaligayahan namin dito. Yung bang problema na inilapit sa amin at kayo pong respondent, ayusin nyo, pasasalamatan namin kayo. Yun po yung deal namin. Walang personal lang dito. Tulad yan, o di, nagampanan ng Talavera yung kanilang responsibilidad do sa ating original complaint at 13 at may pa-bonus pa yung 200 which is a technique, 200 na mga empleyado nila current na hindi naman tayo mga complainant, inayos din daw. Yes. Kasi nga, maraming mga empleyado na hindi tama ang pasahod at mga benepisyo. Unfortunately, doon sa iba na mahigit 100 na more than 3 years, sorry. Salamat ulit kay Mr. J. Kalilaw at kay Mr. Don Gooding. Palakpakan natin one more time, Talavera. Yan nga sinasabi ko, kailangan ipasuin yung batas na yan. Inut na batas na yan. Is***d yung batas na yan. Sorry ha. Kung sino man yung nagpasa ng batas na yan, is***d. Yung nagpanukala niyan, is***d. Hindi nyo iniisip na paano naman yung napagpagura ng mga empleyado mapupunta na sa wala. Tulad niyan. Hindi na mahabol. Although I know, willing si Mr. Talavera na babayaran yon kung walang ganong klaseng batas. Hindi lang dito sa Talavera case, sa baba, sa aksyon sa tanghali, palaging sumasakit ang dibdib ko. Totoo po yan. May pupunta sa akin mga SG, karamihan SG, mga factory worker. Tatanungin ko, gano'ng katagal ka na, sir? 15 years. Naku, sir, 3 years lang kayang bayaran. Laglag agad yung demeanor nila, pati ako. Oh, sakit. Imbis na makakasingil sila million-million, meron pa nga dyan, gumawa ko ng quick computation dahil 15 years siya. Sabi ko, kulang-kulang 3 million matatanggap mo. Tuwa na siya. Sabi ko, ang bad news is, wala, 100,000 something lang kasi 3 years lang. Pero sabi niya, pwede na rin, malaki na rin pera. Again, yung batas niyan dapat palitan. Palitan dapat.